Running in race number 7, the special invitation race here at the San Lazaro Hippodrome. Headed by entry number 1, Win More, Henny on top. Number 2, Gold Palang, Jesus riding. Number 3, Impossible Dream, Florencio up. Number 4, Flexa Press, to be booted by Fernandez. Number 5, Do Re Mi, piloted by Pepin. Number 6, Kasayahan, Makaraigo on top. And the last entry, number 7, Magiting, is skippered by Sordan. Good afternoon, racing fans. This is Ricardo de Zuniga reporting to you from the sidelines of the San Lazaro Hippodrome to give to you the 7th race of the day, which is the special invitation race. Ang paborito po rito ay ang kabayang si Impossible Dream na hindi pa natatalo sa 11 karerang kanyang nilakpan. At naniniwala ang mga timpista na ito ang kanyang magiging 12th panalo. They're all inside, the red flag is up. They're off and running. And the lead is taken by Impossible Dream. Surprise, and leading the pair of is Impossible Dream, Dolomy, and Black Surprise.
the winner. Entry number 3, the outstanding favorite, Impossible Dream with Jackie Florencio. Mga kaibigan, gaya ng inaasahan, ang kabayang Impossible Dream ang siya nagwagi sa Invitational Race dito sa San Lazaro Hippodrome. Ang kabayang Impossible Dream ay buhat sa kwadra ng Millionaire Rico. At ayon sa kanya, muling itatakbo si Impossible Dream sa Derby sa susunod na buwan. Ang mga malaking katanungan ngayon ay masira kaya ni Don Enrico ang jinx na hindi pa siya nagwawagi sa Derby o tagumpay o kasawian ang matatamo sa 13th takbo ni Impossible Dream. Malalaman natin ito sa Derby sa susunod na buwan. Ikaw na tinumakarad ng bandera sa prisa pa lamang. Nauna na talo. Alam mo naman, hindi ganyan ang preparasyon natin para sa Derby. Saka ang haba-haba pa ng karera. Buti na lang at nanalo tayo. Kung paano nare-reklamo nyo, nanalo na nga. Sige, pagbutihin niyo, huwag niyo bebenta, ho. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off much more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Mrs., alam mo na anak ko manalo. Magandang kumanta ah. Hindi mo ba dapat siya manalo? Paganda naman. Ay, bakit hindi mabayaan yung mga huwes maghatol? Che! Mahusay ata kami si Melissa. Abay, bubungian ko ito eh. Mrs., ang ato ko dapat manalo. Maganda naman silang kumanta. Alam naman namin kung sinong dapat manalo. Ang nagwagi sa amateur contest na ito, walang iba kundi si Melissa Gonzalez. Sandali lang mga sama, sandali lang. At muli niyang aawitin ang kanyang inawit na Impossible Dream. Ang aawitin ko po ay buong puso kong inihahandog sa mga taga-amin. Hacienda Luisita, lalo na kay Itay sapagkat ito ang kanyang paboritong awitin.
Aferensyo, kamusta ang kabayo? Masyadong matapang kaping iniinin ninyo. Kayo mag-alala ko. Ako sakay si Derby dyan. Walang tali yan. O, Dotok. Paligaw mo na yung kabayo. Aha. Tay? Bakit? Nag-aalala ako dito, Florencio. Masyadong sobrang kumpiyansa sa sarili. Hindi niya naintindihan na ang team ng kabayo at ng hinete ay mahalaga para manalo. Eh kayo naman kasi, ayaw niyo pang ayusin yung lisensya ko. Kung may lisensya na ako, di wala na kayong problema. Huwag kang mainip. Baka isang araw eh, masunod ang kagustuhan mo. Ito ang masal niyo. Si Rufo nga pala nagpunta doon sa atin. Doon daw tayo maghapunan sa malaking bahay. Bakit ho? Ewan, pero alam mo yun, si Rufo maraming pakulo. Kaya kung pupunta tayo doon, mag-ingat tayo, ha? Ito, bebang ho, puro suspecha. Mahirap na. Well, here we are. Ano pang gusto niyo inumin? Salamat ho. Hindi ko kami may inumin. Ba, hindi maaari, ha? Kailangan ko yung uminom bago kumain. Konting pampagana. Ikaw, Melissa, anong gusto mo? Patis. Ito naman, piniro mo pa ako. Sabi mo pampagana eh. Melissa, para sa'yo ito ah. Bilang parangal sa pagkapanalo mo sa contest. Hindi ako minom. Malaki pong karangalan para sa amin ang maimbita rito sa inyo. Ba, ituring ninyo na parang sa inyo na rin itong bahay na ito. Tayo isang pamilya dito. Salamat ko. Tsaka Meliton, nagkasama-sama na rin lang tayo ngayon. Gusto kong malaman mo na ikaw ang inaasahan ni Don Enrico. Kung may problema man tayo dun sa mga kasama natin dun sa inyong pook, ikaw na lalapitan namin. Diba? Opo, maasahan po ninyo. Nakahanda na po ang pagkain. Ah, oh, siya nga pala. Tayo na at kumain. Bebang, Meliton, Melissa, tayo na. Diyos ko! Aksidente! Ha? Naku! Patay! Naku, patay nga! Sorry, hindi ako patay. Nasiraan lang ako eh. I sent somebody to get some parts, pero wala pa. Ang ibig mong sabihin kanina ka pa nandito? Eh, kaya pala makong gutom na ito eh. Mabuti kaya sumama ka muna sa amin para makapagpahinga ka. Oo nga, maraming makakain dyan sa tindahan. Halika. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari sa kotse mo. Halika na. Kanya lang, bago tayo gumawa ng marahas na paraan, eh kailangan pakinggan muna natin ang sasabihin nito ng Enrico. Ang hirap sa inyo, pag nakakainom kayo, wala kayong maisipan kundi gumawa ng gulo. Hindi ko naman maintindihan kayong mag-asawa. Lagi kayong kape kay Don Enrico. Ay, nako. Mang Pepe. Oh, huwag mo sabihin, ngayon na nadamo nyo. Eh, hindi po nga kami tapos eh, dahil dito. Mang Pepe, ano ba makakain natin dyan? Lugaw. Hindi ko naman kami ng dalawa. Dalawa. Oh. Sino yan? Siya nga pala. Ano nga pala pangalan mo? Benji. Benji, tuwasan ko. Benji. Huwag kayo masyadong mag-alala. Hindi naman tayo lalamangan ni Don Enrico, ah. Hindi nga tayo lalamangan. Eh, paano naman ang kalagayan namin dito? Halimbawa't makakita ka ng ibang trabaho. Paano kami? Tama. Ano magiging katayuan namin dito? Baka magbukang tanga kami rito. Eh, hindi man ako aalis dito, ah. Kayo naman, oo. Tama, hindi ka nga aalis. Eh, ang mahirap nito, huwag naman sana mangyari. Eh, kung madisgrasya ka, paano? Yun. Yun, isa pa yun. Halika, upo ka. Ay, upo! Ayan, magkalat ang lugaw ni Pepe. Ay, hindi na pala. Kasi kayo dyan, satsata na satsata. Ay, tingnan mo itong bisita ng Benji. Tuloy na kalata. Sorry, ha? Hindi ko sinasadya, eh. Uli ka sa bahay?
malabo niya. Naku! Ate, suot mo. Medyo malaki, no? Be, anong gagawin mo? Maglalakad ka rito nakatapi. Sige, suot mo. Itay? Aho. Tubig. Sandali lang ho. Oh, ano? Sige! Karahong ito, ngayon ka umubo! Sinabi na nga ba sa'yo ni Don Enrico sa Maynila, magpatingin ka, ano ngayon? Wala! Kasi puro kabayong inaabiyat mo. Ayan, tingnan mo pang tsura mo. Mukhang kabayo ka na. Ang nanay naman? Ayan, magsigarilyo ka pa. Butas na talaga yung baga mo. Salamat. Tama na po yan. Alin Bebang, may mahanap po sa bisita niyo. Ojo. Senyorito, walang kesa ako sa bayan. Bukas pa rin mayayari ang kotse. Ba, edi dito ka na magpagabi. Oo nga naman. Nakakahiya ako sa inyo. Bakit ka mahihiya? Malaking abala eh. Hindi. Kaya lang, ikaw na sanang bahala magpapasaya sa bahay namin, ha? Sige na. Dito ka na. Oh, Benji, pasensya ka na, ha? Apurahan to, eh. Masarap nga ako ito, eh. Gusto mo ng saging? Ngayon na? Oo. Isabay mo sa pagkain mo, masarap. Hmm. Itong isda. Ang gumagalaw. Sariwa yan. Bagong luto, ha? Mm-mm. Sarap, ha? Ang buntot. Gusto mo. Yeah. Hey, this is really good. I must remember to do this all the time. Sama naman ang punta mo, ha? Pauwi na ako sa Maynila. Binisita ko lang ang mga lupain namin. Ang mga magulang mo, nasaan? Ba, ikaw naman, eh. Dinadagdal mo nang dinadagdal yung tao. Pasubuhin mo naman. Kuma. Nasa Amerika ho. Sige, kumaga. Sayang, sana may panahon ka bukas para makita mo si Impossible Dream. Group? Who's Impossible Dream? Nakon, pinakamamahal niya sa buhay, kabayo. Yun ang trabaho ko. Tagapag-alaga ako ng mga kabayo ni Don Enrico. Yung Impossible Dream, yun ang aking pinaka... Tama na. Huwag na natin pakinggan ng istorya nito tungkol kay Impossible Dream. Kung hindi, hahating gabihin tayo rito. Magandang gabi po. Naku, sila Toto. Bakit may ensayo na naman ba kayo? Oo eh. Sa isang linggo na ho ang singing contest namin sa Maynila. Why? Do you sing?
O, Benji, ikaw naman ang kumanta. Sabi ng chopper mo eh, ikaw ay magaling kumanta eh. Aba, kailangan sagutin mo naman ang kanta ng dalaga namin. There is a love song, I've written it for you because I love you so. A simple soft song, with words to fill your heart wherever you may go. Chasing rainbows are the stars, whether near to me or far, doesn't matter. Where you are, my song will follow you. Here you're unhappy, just think about this song and it will comfort you. And if you're lonely, then it will be the friend you need to see you through. When the laughter turns to tears, and the moments turn to years, through it all you'll always hear this love song. It will be the friend you need to see you through. When the laughter turns to tears, and the moments turn to years, through it all you'll always hear this love song. Matigas yung papa, gano'n. Hige, enjoy nga ako dito. Oo. Hindi talaga. Now I don't regret having come back to the Philippines. Thanks to you and your family and your neighbors. Ah, sandali lang, Benji. Huwag kang magagalit, ha? English ka ng English. Bakit hindi ka ba marunong mag-Tagalog? Marunong. Pero pilipit. Pilipit. Hindi ka ba dito lumaki? No, I grew up in the States. In fact, this is my first visit ever since I was a little boy. My parents have been pushing me, but... Naku. Galing ka pala sa States, tapos... dito ka lang sa amin, napadpad. Please don't think of it that way. After all that happened today,
knowing all of you. I'm not sorry I came. Benji, it's just impossible dream. Dream si Benji. Beautiful horse. Pero bakit impossible dream ang pangalan? Kasi, he stands for everybody's dream. At pangarap ni Don Enrico na manalo siya sa derby. Pati si Naya Titay, kapag nanalo siya sa derby, ay makakapag-aral na rin ako ng voice lesson. Pati ako, marami din ako impossible dreams. I wish I could stay longer, pero dapat na ako umalis. Thank you so much for everything. Saka somehow I think your dreams won't be impossible. Oh, dumating na ba yung mga alpa-alpa? Ito't nabilang ko na nga. Mga alas ako ba yan? Tubing amin. Magkapasya kaya yan? Ay, aling Beba, aalis na ho ako. Oh, sige, Benji, kung tutuloy ka na. At kung makakadaan ka dito, maski hindi ka masiraan, bisitahin mo naman kami. Opo. Maraming salamat po. Bukas na makakalimot, ha? Hindi ho. Tutuloy na ho ako. Oh, sige, mag-ingat ka. Well? Benji, aalis ka na. Ang tahi-tahimik mo pa. Meron sana akong sasabihin bago umalis. Pero I've been trying so hard not to say I love you, but how do I do that? Mari, asan ba ibibigay ang damo? Kay Dream. Sa kwadra. Malungkot eh. Naku, paano yan? Bukas ang konti sa Manila, ah. Ang ating huling kalahok mula sa bayan ng Tarlac, Melissa Gonzalez. It's such a sad affair.
Alam ko mga kaibigan, sabik na kayo upang malaman kung sino ang nagwagi sa ating Grand National Finals ng Singing Contest. Pwes, ayon sa inampalan, ang nanalo, Melissa Gonzalez. Ang trupeo. Dahan-dahan. Ayan. Dali, dalihan nyo. Benji, nagulat ako nung malaman kong sa'yo galing. Salamat ha. Ang ganda. Congratulations, Melissa. You don't know how happy I am for you. Akala ko nga, ito lang ang ganting pahala mo eh. Ayun pala, meron ka pang grand prize. Sila ito pa, oh. Tamang-tama. Halika, Benji. Blow out kita. Sasama ako on one condition. Ako ang manager. Okay lang. Tana. What we're working on, a love for all seasons, is a love we can depend upon. Born in winter is the spring, not for us. Born in summer ends in fall, is our love growing nearer towards the door. Love you are nothing at all, nothing at all.
to surrender. You must surrender if you care. You must surrender if you care. For love is surrender. You must surrender if you care. You must surrender if you care. Love, 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 love. Hindi. Ganda ba? Sad ending. I wonder why pag may love story, palaging gano'n. Ano ibig niya sabihin? Ano? Sad ending. Ikaw naman. Kay parating ending ang iisipin mo. Then people won't fall in love. Hindi malungkot ang mundo. Melissa! Melissa! Kanina ka pa namin hinahanap. Pagod na pagod na kami. Ang tatay mo nasa ospital. Kailangan bumalik tayo agad. Pasensya mo niyo ako, doktor. Dahil high school lang natapos ko, hindi ko naiintindihan itong mga terminal-terminal na ito eh. Naiintindihan ko lang ang terminal ng terminal ng bus. Missus? Eh, huwag niyo kami mamahalan. Wala ko kami maraming kwarte eh. Marami mo bang buto na bali sa asawa ko? Wala namang nabaling buto sa kanya. Di salamat. Di makakauwi na ho kami. O, pero huwag kayo mabibigla, Mrs. Bakit po? Maselan na maselan ang kalagay ninyo. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng terminal prognosis ay wala nang pag-asang gumaling pa ang iyong asawa. Siya ay may cancer sa baga. Tumor. Kahit na ba operasyon? Sayang lang operasyon. Wala na tayong magagawa. Magpakagaling ka agad, ha? Kumain ka ng mabuti at huwag mong kakalimutan gawin lahat ang inuutos ng doktor sa'yo, ha? Huwag mo kayo masyadong mag-alala. Malapit na naman ako lumabas dito, eh. Mahalaga ako na muna sa impossible dream. Kalimutan mo na muna yun. Ang importante ay maging malusog muna ang katawan mo. Baba, iha! Anak, kamusta ka na? Kamusta ang konti sa Manila? Tumalo po. Baba, eh congratulations again. Kung ganun, tama-tama. Huwag mo kakalimutan yung sorpresa natin para sa kanya, ha? Opo. O sige, maiiwan ko na muna kayo, ha? Salamat po. Itay, anong sorpresa yun? Ito, ang jockey's license mo. Hoy, itay! Pero sekreto, ha? Huwag mo sasabihin sa inay mo. Baka siyang maratay dito, eh. Huwag mong pababayaan, ha? Lalo-lalo na sa dream. Tsaka, anak, yung ensayo ni dream, ano, huwag mong kalilimutan. Tuwing umaga. Tsaka yung, ano, yung trangko niya, medyo mila lang yun, ha? Panay medyo mila lang, ha? Pero bang si Isko, no? Pinagsabihan ko, na kung idadagat niya yung mga kabayo, eh, isama yung si dream. Itay, huwag naman kayong bilin ng bilin. Beba, pakin masahin mo nga ang ulo ko. Okay, pakin masahin mo nga ang ulo ko. Diba? Bakit madilim? Ha?
Pakabuksan nga yung ilaw. Ilaw nga, oh. Sige na. Madilim, hindi ako makakita. Teka. Teka, oh. Madilim, ha? Ilaw nga. Kanina pa ho yan eh. Pagkatapos ho ng ensayo, matamlay na ang katawan. Baka linalagnat. Laho. Eh, katunayan ho niyan eh. Kanina ko pa ang temperatura niyan eh. Normal naman ho eh. Ano bang sabi ni Jackie Florencio? Eh, nagtaka nga eh. Bakit bigla sumama? O, ikaw na magsabi. Ano yan yan? Eh, pag hindi raw bumalik ang galing, baka hindi niya sakya sa derby. Ano bang nangyayari dito? Si Primo, may sakit. Melissa, pwede ba kita makausap sandali? Okay. Bantayan nyo mabuti ito ngayong gabi, ha? Maghalinhinang kayong pagbabantay. Oo. Melissa, hindi kita nalapitan kanina sa libing. Kaya ngayon ako nakikiramay. Maraming salamat. Melissa, saan ba ang padasal? Sa bahay. Umpisa mamayang gabi. Imbitado ba ako? Welcome naman lahat ng gustong pumunta eh. Ibayan mo ang loob niya. Maraming po salamat, tatay. Ba't hindi mo na tayo kumain ng konti? Salamat, meron pa akong patay na aso. Salamat ka lang. Buti kayo dito ng puto, oh. Kumain mo kayo, father. Maraming salamat, maraming salamat. Meron pa akong importante lakad eh. Siya, tuwapalam sa inyo, ha? Yan na kayo lahat. Binigay mo na ba yung petition kay kumate? Ay, nako, siya nga pala. Basahin mo yan. Sinulat na namin ng malinaw yan, kumadre. Ay, pa naman wala na si Pare Milton. Para tayo nawala ng haligi sa lugar na ito. Maigi na yung nagkakaintindihan. Alam naman ninyo ang ugali niyang si Rupo. Eh, anyo, bukas na bukas ibibigay ko ito kay Don Enrico. Subo na lang. Okay itong dinubukan, ano? Ah, Bebang. Ang ganda umaga. Yeah, kahit na ako hindi na-invite, dumalo na rin ako. Eh, wala naman ako sinabihan. Yan lang mga nakaalala eh. Nandiyan ba si Melissa? Nasa kusina, nagluluto. Pwede ba makausap? Ah, bakit hindi? Good morning, Melissa. Kayo pala, Mang Rufo. Pwede ba? Rufo na lang tawag mo sa akin. Melissa, nagpunta ako dito sapagkat alam kong sa lahat ng mga tao dito eh, tayo lamang dalawang pwede magkaintindihan. Ano yon? Kung may gulumang mangyayari dito sa mga kasama mo dito, gusto kong tiyakin sa iyo na kayo mag-inay, walang dapat alalahanin. Alam mo namang hindi ko kayo pababayaan. Maraming salamat. Kung ano man ang binabalak ninyo, ay nais kong malaman ninyo na kaming lahat dito ay sama-sama, Mang Rufo.
Sana maunawaan nyo ang kalagayan ko. Sa profesyon namin to, pinipili kong kabayo, may panalo. Sa kondisyon ni Dream ngayon, ay pangkaritela lamang. Eh, sino sasakay kay Dream? Naramdam ko, hindi ako pwede. Punyeta! Ingrato, lumayas ka! Ngayon din! Don Enrico, huwag niyo intindihin yan. Alam naman ninyo, pag kayo nangailangan, handang-handa akong tumulong sa inyo. Tsaka, may pinsan ho ako, Hinete. Palagay ko yung mas magaling pa dyan. Tsaka, kayang-kaya nung sakyan si Dream. Sina Bebang nga pala. Gandang araw po, Don Enrico. Petisyon ho, galing sa amin lahat. O Bebang, ano bang nangyayari kay Dream? Hindi ko nga ho maintindihan eh. Pero huwag kayo mag-alala, hindi naman siguro grabe. Eh, tutuloy na ho kami. Salamat ho. Oh, ikaw na bahala rin. Pero unahin mo muna yung Hinete, ha? Don Enrico, maka naman tayo pakahirap magkuha ng isang Hinete pagkatapos ipapabayaan naman yung mga taga-alaga na yan. Patay, petition mo ang inaasikaso nila. Di pa ba kayo matutulog? Gabing-gabi na. Niligpit ko lang itong mga damit ng itay mo. Nung binigay sa akin yung petisyon kanina, iniisip ko kulang din sila ng damit. Pamigay na natin. Alam mo, isa lang inaalaala ko eh. Kung ano mangyayari kay Impossible Dream. Ayan ang sakyan ni Jackie Florencio. Sabi ni Maurufo kanina, may kamag-anak daw siyang makukuha. Kaya nung klaseng Hinete yun, alam mo na mga demonyo yung mga kamag-anak niya si Rufo. Teka, mayroon din lang naman akong lisensya. Bakit hindi pa akong sumakay kay Dream? Ano? Hindi ba nalalaman Hinete dati yung tatay mo? Pinatigil ko siya. Mamahirap yung pakabakabayo ah. Eh, kumasipa ka, mahulog ka, magkambabali ang buto mo. Eh, pag namatay ka, papatayin kita eh. Nabanggit ko lang naman ho eh. Sige, matulog na tayo. Eh, pwede ho bang dito na ako matulog? Kasi ho, nalulungkot ako pag nag-iisa ako eh. Kasi hindi madalas malungkot. Against your lips, and warm my fingertips by giving me your hand. Hard to have you close. Ever let me go.
of my life. I've walked in the cold till I found your warm arms to have and to hold. So Gising na. Kailangan maaga tayo ngayon sa kwadra. Nandiyan ang bagong hinete. Gising na. Gising na. Bakit po? Gising na eh. Well, all my worries are over. Salamat sa iyo, Rufo. Meron na tayong hinete. Sinabi ko naman sa inyo, maasahan ninyo ako. Nangailangan kayo ng isang hinete, nandiyan kaagad ang isang hinete. Pero tek nga muna, matagal ka na bang naghihinete? Bakit ba parang hindi ko naririnig ang pangalan mo? Talagang hindi ako sumasakay dito. Napakaliit ng premyo. Doon ako sumasakay sa Hong Kong, Singapore, at yung Derby sa Australia. Aba, di lalong mas magaling kung ganun. Tiyak na wala ng talo tayong isa Derby, ha? Maasano ninyo? Melissa, si Bebang nasaan? Nasa kwadra ho, inihanda si Bing, kasi alam na darating yung bagong hinete. Bueno, mga kasama, ngayong meron na tayong hinete ulit, gusto ko na kayong lahat ay tumulong upang ihanda si Dream para sa Derby, ha? Maasano niyo. Bueno, ngayon maaasikaso ko na ang ibang bagay dito sa asyenda. Ayan, nadinig na ninyo ang sinabi. Siya ngayon ang tagapamahala dito. Kung anong kailanganin niya, ibibigay ninyo. Kung anong iutos niya, susundin. Naintindihan? Siya si Jackie Cornejo. Cornejo? Hindi, Cornejo. Mr. Congreso. Sinabi ng Cornejo, Cornejo, Cornejo. Sino ba talaga ang nag-aalaga dito kay Dream? Ako po. Ano ba ang pangalan mo? Melissa. Kanya pala hindi manalo-nalo yung kabayan niya sa karera. Malas talaga pagka babaeng nag-aalaga. Wala pang talo yan. Teka nga, saan ka ba galing at ang yabang-yabang mo? Hindi mo ba nadinig sa Hong Kong, Singapore at Australia? Tsaka ano yung nabalitaan ko sa primo ko na masama raw ngayon ang kabayo? Talagang ganyan ho yan kung minsan sumasama ho ang kondisyon ng katawan. Para din ng tao yan. Talagang wala kayong alam sa kabayo. Saan ba kwadra ni Dream? Diyan ho, kung gusto nyo sasamahan kayo. Hindi na, ako lang. Salamat ho, Mr. Congreho. Asne, Cornakot. Cornejo. Cornejo. Nakabahay ito, ayaw lumabas na. Baka naman talaga hindi mo kaya yan. Pwede bang hindi ko makaya yan? Pwede ba naman mas marunong pa ito sa tao? Mas natanda mo ah, sa Grand Derby kailangan tumakbo yan. Oh, akong bahala! Hey! Ayun! Ayun sila! Ginugulpi si Kremo! Ayun! Ano ba? Ano ibig mo sabihin? Si Melissa, sinuntok ko ako eh. Ano? Pinapalo ko lang ho yung kabayo. Kailangan ho naman palo eh para tumakbo eh. Pinagtulungan na ho ako. Tingnan ho ninyo, nagkapasapasahan mo pa. Nasaan ba yung mga... Don Enrico. Palagay ko hindi na natin dapat kausapin pa yung mga yan eh. Masasayang lamang ang laway ninyo. Mabuti pa, sundin na lang natin yung plano ko. Anong plano?
paalisin na ho natin yung mga yan. Hindi rin lamang kayo magkasundo, mag-iwahiwalay na tayo. At huwag ninyong iisipin papalit. Madami akong makukuha. Tsaka malapit na ang Grand Derby. Mahirap po yung nagkakagalit kami ng inyong mga tauhan. Eh, hindi ko na magagarantiya na tayo yung mananalo. Tsaka isa pa, mamaya hindi na ako makatiis. Papatulan ko na sila eh. Mano Rufo, ikaw na bahala. Paalisin sila kung kailangan. Eh, ano mangyayari sa atin ngayon? Paano ngayon tayo? Eto, binigyan tayo ng 10 days notice. Ang ibig sabihin nito, lumayas na tayo dito sa lalong madaling panahon. Beto, eh, eviction notice to eh. Ang ibig sabihin nito, tinataboy na tayo. Hindi, Marion. Ipaglaban natin. Ako, nahahandang mamatay. Yung daanin sa init ng ulo, makukuha natin yan. Uy! Tingnan ninyo ito, natanggap ko. Panis na yan. Ito nga, pinag-uusapan namin dito eh. Eh, paano tayo ngayon? Yan nga ba? Oh, ayan, ayan si Kumarin Bebang. Ano masasabi mo tungkol dito? Dito raw nga kayo lahat eh. Mabuti't dumating kayo. Kinakailangan mo natin ng isang abogado. E sino kukunin natin? Ang teka, ang kumpare ko, attorney. Sino? Si attorney Suhol? Oh. Nako, lalo lang tayo mapapahamak doon, Tang. Tayo na lang. Sa palagay ko, kung sasabihin natin ang buong katotohanan sa korte, pakikinggan tayo. Naniniwala pa rin ako sa hustisya eh. Nako, Bebang. Walang kalinaw-linaw na sinabi mong yan. Malabo yan. Teka, bakit hindi natin sabihan si ano, si Benji Tuason? Mabait yun ah. Matutulungan tayo nun. Siya nga naman, madre. Abalahin pa natin yung tao. Tayo na lang sabi, kaya natin yun eh. Malabo, malabo. Mahirap yata mangyari yun. Ba't kainan kayo ng kainan? Mag-aalmusal ho kami. Almusal, alas 10 ng umaga? Nasaan si Bebang at si Melissa? Nandiyan ho sa likod, pinapasya niyo ibang kabayo. Pinapasya ng ibang kabayo? Bakit hindi si Dream ang asikasyon ninyo? Pinasyal ko na ho kanina. Baka naman tinatamad na kayo. Alam kong aalis na kayo sa katapusan ng buwan. Pero tandaan ninyo ito. Habang nandito kayo at binabayar, kailangan kayo magtrabaho at maglinis ng paligid. Naintindihan? Malilinis-linis ko lang ho ah. Meron ko na kilalang mangkukulam. Insan, ako nga itapatin mo. Kaya mo ba talaga ito? Eh, alam mo, mahirap masabi dahil sa hindi ko pa nasasakyan yung kabayo eh. Sabihin mo lang kung walang panalo, nang makapos na naman tayo sa kalaban. Maganda yung naisip mo yan. Doon na nga tayo. Pinatawag ko kayo dito para pag-usapan itong kaso ninyo. Baka naman pwede nang hindi na umabot ito sa husgado. Panyero, ito ba naman ay kailangan pa ng preliminary hearing? Why the case is airtight? They have no legal right to stand home. Ako hindi ko alam yung mga salitang abogado, pero ang alam ko, hindi kami dapat palayasin ng ganyan na lamang. Kayo ba'y may mga papeles na hinahawakan? Kaya may papeles kami o wala. Intindihan namin ni Don Enrico na yung lupang tinitira namin sa amin na yon. Hindi maaari sa korte ang intindihan. Wala kayong titulo Torrens, kaya wala kayong patibayan. Tsaka piskal, tingnan ninyo ang petisyon nila. Walang katuturan. Mani-mani pa ang legal terminology. Ese es un ridículo. Parece que está hecho por payasos. Huwag nyo kayong pagtawanan, porque ba't ganito itsura namin, lalaitin nyo kami? Inay, tama na ho. Niloloko nyo, inay ko ah. Isa-isa lang kayo, gusto nyo? Mrs., konting lamig lang. Lamig-lamig dyan, ang lalaki niyang kalaban namin, oh. Atty. Barredo. Tony Barredo, napasal kayo dito sa amin. I was pounding the Herrero case and you were brilliant. Thank you. Tatapusin ko lang ito sandali. Then you can talk. Now, I came precisely for this case. Ako ang haharap para sa kanila. May we proceed? Sila bang abogado sa kabila? May we? Sure.
Attorney, bago tayo mag-umpisa, magkano ang singil niyo? Alam mo bang padala ni Benji? Benji? Ikaw ba si Melissa? Ako nga ho. Melissa, pinakukumusta ka ni Benji. Salamat ho. As I was saying, if you'll allow me, I've studied this case very briefly and I've come to several conclusions. Napakaliit ng pinanggalingan ng kasong ito dahil lamang sa pagtatanggol ni Melissa sa kabayo laban sa kalupitan ni Cornejo, napasangkot ng iba at lumaking gulo. At ito namang si Rufo. Ako ba tinutukoy mo? Yes. You twisted all the facts in front of Don Enrico. Kundi dahil sa'yo, sa palagay ko eh, walang hindi pagkakasunduan si Don Enrico sa mga tauhan niya. Panyero, nabasa mo na ba ang petisyon nila? No. But we can talk about it. Tumabayag ba kayong pag-usapan natin ito? Aba, oo, kayo na akong bahala. Then let's proceed. Item number one. Tama na yan. Ang inyong hinihingi ay maliit na bagay. Ang pagkakamali ko lang ay dahil sa gusto kong manalo sa derby, hindi ko na napag-aralan ang inyong petisyon at ipinaubaya ko na lang dito kay Rufo hanggat makarating sa fiskal. Inuulit ko, wala tayong hindi pagkakasunduan. Isang bagay lang ang hihilingin ko sa inyo. Ano ngayon? Si Impossible Dream. Dapat siyang manalo. Aba, reglado! Tama-tama yan. Attorney, halim muna kayo sa bahay. Nang bahalang magpasensya sa handa namin, ha? Sabi mo nalang sa kanya, marami salamat. At pag siya nakadaan dito, talaga ipaghahanda ko siya. Sige. Oh, Melissa, mauna na ako. Sige ho, attorney. Marami salamat ho. Salamat ulit! Kunying, pwede na pala nating ilaban itong si Mohina Tusa. Ihanda mo nga. Aha. Don Enrico, si Impossible Dream po. Kunying, milya ito, no? Apa. Sige. Ano ba? Meron ka pang ganun-ganun? Eh, nasisilaw ka. Ilahilahin siya takpon na pa. Oh, Cornejo, di ba ikaw? Eh, kagigising-gising ko lang ho eh. Sino nakasakay kay Impossible? Si Melissa po. Ano ba nangyari sa'yo? Papagising ako kay Bebang eh. Hindi naman ako ginising eh. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang aasas dalawang yun eh. Sige na. Kayo, dalawa nakita ba niyo si Melissa? Nasa kabayo. Ito, nasa kwadro. Nasa kwadro. Hindi niyo ba nasa lubong? Nasa kwadro. Hindi! Nasa kwadro eh. Nasa kwadro. Sige, Dream. Nakasakay na yung batang yun. Teka, huwag na ninyo. Huwag na ninyo awatin yung bata. Pagkantay kinikilo si Dream. Pagka ho si Melissa ang sumakay, tsak na patok, no? Talaga, patok na patok sa oyo! Iha, alam mo ba tiempo mo? 1:47 sa milya, you broke the record! Uy, ikaw, bumaba ka ngayon din, baba! Bebang,
Hindi ba meron tayong kasunduan na magtutulungan tayo para manalo tayo sa derby? Ay, magtutulungan nga tayo, pero hindi naman yung anak kong pasasakit. Bumaba ka, sabi Bebang, dyan. Teka muna, kailangan si Melissa ang sumakay. Aba, hindi biro ang record na ginawa niya ngayon. Si Melissa, anak ko, gagawin mo, Hinete? Huwag ko kayo mag-alala, inay. Kaya ko ito. Sige na, Bebang. Pumayag ka na. Alang-alang kay Meliton. Sige ah. Ikaw, pag nahulog ka, lulumpuhin kita dyan. Rufo, yung pinsan mo, pauwi mo na. Sabi na sa'yo, makakasira sa'yo, piling... You did a wonderful job. You're really good at it. We have to be good. That's why we're expensive. I know. That's why I decided to give you this, aside from the usual retainer. Call it a bonus. Thank you. You're very generous. It's nothing. Benji, para din lang tayong magkapatid. These people that you help, nakilala kong mabuti during the trial. They're straight. Anong ibig mo sabihin? Baka naman tinutulungan mo lang sila dahil kay... Alam mo na, kabisado kita. If you're talking about Melissa, don't worry. I know she's a good girl. Wala na akong sinabi. Melissa! Bebang! Nandito si Benji! Nahanap kayo! Ayun na! Dali! Naku! Sabihin mo, wala ako. Aba, eh, bakit? Ano ba? Halika! Salamat, Aling Bata. Maiiwan ko muna kahit marami pa akong gagawin eh.
Good morning, Alden, Beba. Ay, Benji, kumusta ka? Dito ka na lang. Fresco, halika. Sorry, ho. Masyarong busy kasi ako. Hindi ako nakapunta dito. Just to give my condolences. Benji, ako nga nahihiya sa iyo dahil kami ang maraming dapat ipagpasalamat sa iyo. Gaya nung tulong mo kay Militon, tsaka yung abogadong pinadala mo. We're friends. I just wanted to help. Eh, si Maliso, ho? Ah, eh, naku, sayang. At nauna sa Maynila, eh, dahil may takbo bukas, Impossible Dream. Kung alam ko nga lang kung saan kita mahahagilap, eh, iimbitahin sana kita para makita mo naman yung Grand Derby. That's why I wanted to see her. Alis nga, ho, ako bukas, papunta sa States. Sana man lang, just to say a little goodbye. Ngayon mo, Benjit, makakarating yan. Sige, ho. Hindi na ako magtatagal. Uy, hindi man lang kita napainom eh. Sige, anak. Lisa? Lisa? Ano ka pa naman? Ba't hindi mo hinarap yung tao? Eh, hindi ko lang kasi gusto mga nangyayari eh. Susulpot na lang siya kung kailan niya gusto. Para ba tayo mga laro ang kinatutuwaan nila? Oh, ikaw naman ganyan kung magsalita. Mabait naman niya si Benji eh. Alam kong may dahilan siya. Kumo ba tinutulungan nila tayo eh? Ano, wala na ba tayong mga pakiramdam? Nako. Mukhang tiritibo ka na ito, anak ko ah. Hindi ko, nagugulan lang ako eh. The sun comes up, I think about you. The coffee cup, I think about you. I want you so, it's like I'm losing my mind. The morning ends, I think about you. I talk to friends, I think about you. And do they know? Like I'm losing my mind. All afternoon doing every little chore. The thought of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going. Not going right. I dim the lights and think about you. Spend sleepless nights to think about you. You said you love me, or were you just being kind? Sometimes I stand in the middle of the floor, not going left, not going right. I dim the lights and think about you. Spend sleepless nights to think about you. Sabi ni Ernesto, aalis ka na daw. Kaya nagkapurado ng pagpunta rito.
Maaga yata ang pag-alis mo, di ba? Next week pang schedule mo papunta sa States? Oo, pero mabuti na ito. Check nga, Benji. May problema kaya tang iniiwasan. Baka naman makatulong ako sa'yo. Well, I might as well tell you. I think it's best for me to leave before I get involved. Involved? With Melissa? Oo, mahirap na eh. Bakit? Napasok ka na ba minsan? How you might say that. See, another reason why I came back here was because I wanted to forget the girl. Nasaktan ako sa States eh. Gusto ko siyang makalimutan. I just don't want that to happen all over again. I don't think Melissa's the type of a girl who can hurt anybody. Maybe. That's why I'm scared. You see, nung umpisa, I thought I just wanted to help. But now everything's changed. Benji, ito ay sa akin lamang. You'll never get anywhere running away from the problem. Kailangan ang problema hinaharap, hindi tinatalikuran. Anyway, kung aalis ka, eh, happy trip. But if you decide to stay, di lalo mabuti. Thank you very much for dropping by to say goodbye. Oh, sige, pauna na. Magandang hapon po, mga kaibigan. Ngayon ay narito tayo sa San Lazaro upang iandog sa inyo ang pinakamalaking karera ng taon, ang National Grand Derby. At narito po, mga kaibigan, ang isa sa may-ari ng mga kabayan narito, si Don Facundo. Ano po ang iyong masasabi, Don Facundo? Palagay ko, malaki ang panalo ng aking si Playboy. Walang ibang kalaban ko, hindi si Impossible Dream. Pero, bubaya yung hinete, palagay ko yung nasa akin na corona ngayon. Maraming salamat po. Magandang hapon po, Don Enrico. Magandang hapon po naman. Ano po ang inyong masasabi ngayong dihado ng kabayan sa Impact? Sa ngayon ay wala pa akong masasabi kung hindi ito. Matagal na naming pinaghahanda ng karera nito. At baka lang kayong magulat sa aming bagong hinete. Maraming salamat po. Kaibigan, narito naman tayo muli sa San Lazaro Hippodrome upang ihatid sa inyo ang karera ng taon, ang National Grand Derby. Ang paborito po ngayon ay ang kabayong si Playboy at inaasahan din si Iron Curtain. Ngunit kung pagbabatayan natin ang record ng mga kabayong ito, si Impossible Dream ay hagyang nakalalamang. Ngunit ayon sa marurunong na tsimpista, hindi nila inaasahang manalo ngayon si Impossible Dream dahil sa ito ay nagkasakit daw nung nakaraang linggo. At bukod doon, ang hinete nito ay ngayon lamang sasakay at isa pang babae, si Jackie Melissa. And here are the entries running for the National Grand Derby. Number 1, Kimberly Estrella on top. Number 2, Valley Green Sevilla Riding. Number 3, Playboy to be booted by Barcelona. Here is entry number 4, Seven Hearts Arce up. Number 5, Robot Navarro on top. Here is entry number 6, Iron Curtain with the veteran Jackie Felipe. And the last entry number 7, Impossible Dream, piloted by Melissa. Place your last minute bets now at the tote board. The favorites are entries number 3, Playboy, and number 6, Iron Curtain. They're all inside now and the red flag is out. They're out and running. Entry number 7, Impossible Dream, was left behind. Early lead is taken by Iron Curtain, Playboy, Kimberly, Robert. On the outside, Seven Hearts and Impossible Dream. And rounding the clubhouse turn, it's Iron Curtain, Playboy, Kimberly, Robert. Seven Hearts on the outside, Impossible Dream moving up by the rail. And into the back stretch, it's still Playboy and Iron Curtain battling out for the lead. Kimberly, Robert, Seven Hearts, and moving up by the rail, Impossible Dream.
And at the mid-back stretch, still Playboy and Iron Curtain in the lead. Kimberly Robert moving up by the rail is Impossible Dream. And nearing the far turn, Iron Curtain, Playboy, Kimberly, and Impossible Dream moving up by the rail. And rounding the far turn, it's still Playboy, Iron Curtain, Robert, Kimberly, Impossible Dream by the rail. And at the last bend for home, it is still Playboy and Iron Curtain battling for the lead. On the outside is Kimberly. On the farther outside is Impossible Dream. It is still Iron Curtain and Playboy. Kimberly, Robert, Impossible Dream on the outside. It's Iron Curtain, Playboy, Kimberly, Impossible Dream on the outside. And hitting the pay-up line is Iron Curtain, Playboy. And at the pay-up line, Impossible Dream, Playboy, and Iron Curtain. Entry number 7, Impossible Dream, written by Jackie Melissa. Ano naman ang plano nyo ngayon, Kidri? Itatakbo ko siya minsan pa rito para sa Horse of the Year. Pagkatapos nun ay padadala ko siya sa Inglaterra, sa Australia, at saka sa Amerika. Magaling mo yun. In that way, magkakaroon naman tayo ng participation sa international racing. Wala tayo nun eh. Ah, ito na sila. Utang na loob ko sa maginang ito ang tagumpay ni Dream. Jackie Melissa, kailan ka ulit sasakay? Sa ngayon mo, wala pa ako na isipan. Isa pang bagay. Melissa? Hindi pa naman huli ang lahat. Lalaban mo namin yan, pero sa wedding na. Kayo ba, perna pres? Ourselves one thing. I that we never will say the word goodbye to each other. Okay? Have a nice day.